trending yung post ni VP Sara patungkol sa 3 C's, di ba? Mamaya natin pag-usapan yung pagiging lutang ni Kuting, yung mga nagtitrend naman ng mga pictures ng Junakis na parang ngagvang, di ba dalawa, sabi ni Miss Cathy? Dalawa sa Junakis ay mga bangag din. Oh. And ano pa ba? Uy, may nagurgur, sana kaya ng oras ko to. Itong pagiging lutang ni Kuting, meron siyang gagamiting tao para bumango ulit ng kanyang pangalan kasi itong taong to, gagamitin niya, trending din, nagtitrend ngayon. Actually, nag-trend na ito dati sa kanyang video na hindi naman sobrang bonggang-bongga. Pero at least meron. mamaya yung ibang yon. May nagurgur. Kaya ko pa bang discuss? Bahala na. May nagurgur namang gugurgur mga atit kuya. Pinatatahimik ang dapat mapatahimik para hindi sumingaw ang baho. May ganun-ganun. Sige. Meanwhile, unahin natin itong banat ni VP Sara kay Mamshi. Ang alam ko dito, hindi si Kuting ang tinarget ni VP Sara, kundi si Mamshi Calls. Okay? So, meron pala talagang written statement si VP Sara patungkol sa 3 C's. Ano ba yung 3 C's na yan? O tatlong letter C. Siyempre yan yung cash, yung coke, kaina, and champagne. Parang may pang-apat pa nga daw na siya ni clitoris ba yun? Yung sabi nun, clitoris. Ganun ba yung tingil-tingil ba yun? Yun ba yung ino-offer para ano, sumunod kay Ma'am Chicoles? Talaga ba? Yung clitoris? Aba, apat pala yung sis, lintik. Sino may sabi noon? Teka lang, hindi ako. Okay, mag-like kayo dyan. What time ang start ng gathering namin sa EDSA? It usually starts at 5 p.m. Pero kapag maaga po yung iba nando, nagsastart na sila ng 4. Mga 5 p.m. po yan onwards. Kasi masarap paggabi, hindi masyadong mainit and palabas na yung mga tao sa kanilang trabaho. Kaya pinili po ni Miss Pebbles yung Friday kasi awasan. Although ma-traffic, at least maraming makakita sa amin doon. So kulang pa kami siguro sa strategies, mga atat kuya, sa EDSA Friday group na yan. So kapag nakausap po si Miss Pebbles, magdadagdag ako ng mga recommendations kung ano ang dapat namin gawin para talagang makaagaw kami ng pansin doon. Although bawal magingay, bawal magtaas ng mga placards, bawal na magmukhang rally. Kasi hindi, munti ka na yung hindi matuloy mga atat kuya, alam nyo ba yon? Sinaway kasi kami kasi bawal daw doon. Kasi baka daw masira yung EDSA Shrine. Bakit? Mabigat ba kami? Ilang piraso lang naman kami ha. Pero ang viewers, huwag ka 3K. Okay, statement ni VP Sara mga atat kuya patungkol sa 3 C's at alam ko hindi... Thank you po, Filipina and Norway. Alam kong hindi si Kuting ang binabanata niya dito. Ano rin ba, mga atat kuya, na-realize niya na si Mamshi ang tinutukoy niya dito? Kasi umaanghang na ang banat ni VP Sara ngayon eh. And tama po ang strategy na to ni VP Sara ha, na si Mamshi ang targeting niya at hindi si Kuting. Again po, although gusto natin na dahil nga tapos na yung unit team, wala nang unit team, nag-quit na si VP Sara, mas maganda na, di ba, na banata niya ang gobyerno ni Kuting dahil inutil namang talaga eh. Pero sino ang nagpapainutil lalo sa administrasyon ni Kuting? Siyempre, yung botod. So tama itong ginagawa ni VP Sara na ang kanyang mga pinapahagingan ngayon at binibigwasan ang, sana mabigwasan niya yung tiyan bago mapalit ni Doc Ivy, ay si Botod. Actually, nakikriticize dito si VP Sara ng mga, ay, what can we expect from Marcos loyalists and Marcos supporters, di ba? And also from the Pinklawans. So, wala namang gagawing maganda si VP Sara sa mata ng mga yan. So, ito yung official statement ng ating pangalawang pangulo. Basahin ko. Yung criticism muna. And you call the Filipinos to have a better leader, Sara. Taray, galit ang ano, kapamilya page, oh. Diyos ko po, Pilipinas, this is Sara Duterte, your current sitting vice president. So, binabati ko si VP Sara kung talaga bang better leader siya for the Philippines kasi binabanata niya. Ang gusto kasi nilang mangyari ay ano, supportahan lang ni VP Sara si Kuting, di ba? Para tuloy-tuloy daw ang pag-unlad, ganon. Ano yun? Unity daw is the key, sabi nga ni Kuting, di ba? Huwag ubusin ang enerhiya, ang lakas at oras sa pag-criticize, kundi makiisa na lang para tuloy-tuloy ang pag-unlad. Utot mo, hindi mo kami kinakaladkad papunta sa pag-unlad, kinakaladkad mo kami sa Karimlan, kaya may sumasalang salungat sa iyo, Kuting. No wonder sa survey ko,
Marami rin ang gustong ikaw ang bigwasan ni VP Sara eh. So ang statement ng ating pangalawang pangulo, basahin ko lang. Beckenimen. May ganito talaga. At Tagalog yung naging statement ni VP Sara. Mixed. Beckenimen, gusto nang pondohan ang mga infrastructure projects na naayon sa master plan. Nalimutan ko mag-post dito. Wala kasing master plan, meron mastermind. Right? Sabi nga ng aking ate from Dubai. Oh, shout out ate, you know who you are. 'Di ba? Walang master plan for flood control. Ang meron, mastermind. Kasi ang flood control project na ang ginagamit ang ano diyan, ang panuhol sa mga politiko sa local. Ah, okay, gusto mo ng ano, flood control projects, budget diyan ilang milyon, ha? O sige, eto na. Wala naman palang ilog sa lugar nila. Hindi naman pala bahay. Pero meron silang flood control projects. Saan napupunta? Ay kapag sinertify na naubos na, wala tayong magagawa. Liquidated na. Oh. This is certified that this fund is being liquidated already. Wala na tayong tanong-tanong. Saan napunta? O saan naubos na namin? Tapos certified na, ubos na. Ganon ang ganap sa Pilipinas. O diba? O. Baka naman gusto ng pondohan ang mga infrastructure projects na naayon sa master plan. Wala nga master plan, BP Sare. O baka naman may alinlangan pahinggil dito dahil Duterte ang mayor at mas mamarapati nilang gibain na lang? Leadership is faithfulness to the oath of office. Leadership is faithful service to the people. Tama yon. Leader should only say one thing, that it is done. O kapag ka, di ba, may mga proyektong ganyan, ang dapat sasabihin ay wala ng alibi. Tapos na, nagawa, mission accomplished. Ganun dapat ang naririnig natin sa mga totoong leaders. Hindi yung mga palusot na, ano mga palusot nila? Ay kasi ano eh, kinapos ng pondo, ay kasi masama pa ang ulan. Para yung ano, bubungan na tutulo-tulo. Huwag muna nating takpan kasi huwag nyo kong pakyatin sa bubong kasi ano, mababasa ako ng ulan. Ganun. Diba, halimbawa, tumutulo ang bubong. Mga palusot ng politiko, diba? Sa analogy. Hoy, politiko, akit sa bubong namin at natulo na, ang lakas ng ulan. Ay, wag muna, baka ko'y lagnatin. Pag tumila na ang ulan, tumila ang ulan, sabi mo na naman sa politiko. Ay, wala ng ulan. Takpan mo na yung bubong. Ay, wala pa naman, hindi pa naman tag-ulan, wag muna. Ay, wala nang nangyari. Ayun yung point ni VP Sara siguro doon. Leader should not be motivated by cash, ito na yun, kokaina, etch, or champagne. Yun pala yung mga pangsuhol, ha? Eh, hindi lang pera, kundi pati yung pulboron or alak. And most certainly, ito na dito ko na-realize na parang si Ma'am Shi talaga ang binabanatan, leader should not be made to hold champagne glasses. Umalag dito si Chisis Cudero actually eh. Binatikos si Chisis Cudero si VP Sara dito. Eh, Duterte naman daw namumuno doon. Bakit hindi inintindi yung master plan ng dati pala, 6 years, right? Sabi ni Chisis Cudero. Eh, di ba Duterte naman ang namumuno? Ba't hindi ka pumapalag ng tatay mo? Ba't hindi nilagyan ng master plan niya? Hindi ginawa ng master plan yung baha nung naging presidente ang tatay mo. Kasi nga, Chis, Kilay, yung 2 remaining terms ni PRRD, itinutok sa pandemic. Yung, sabi natin, first 2 years ni PRRD, tinutok sa war on drugs. So, napakarami intindihin ng Pilipinas, nagka-pandemic pa. So, eh di kung gusto mo, Jesus Cudero, gawin nating 10 years ang administrasyon. O, baguhin nyo rin. Para maraming matapos si Tatay Digong, dapat noon inintindi nyo, yung mga senador kayo nung araw eh. O, binago yung konstitusyon, dapat 2 beses. Kasi kung magugusto ng tao ang isang presidente, kung ano ba mga tatkuya, kasi di ba sa ating saligang batas, ang presidente dapat once lang ang term. 6 years lang. Nagpo-propose ang iba na gawing 5 years pero 2 beses. Within 10 years, kung sakaling manalo at magustuhan ng tao yung unang. Tingnan nyo sa US. Di ba nakakadalawang terms ang presidente? 4 years pero nakakadalawa. Kaya si Trump, nagre-re-election siya eh. O, dinaya lang nung nakaraan. Allegedly. So, tumakbo ulit ngayon si Trump. Kung 8 years baga naman ang span, ay di mas maraming matatapos kung gusto ng taong bayan. Maraming, di ba, mauubos na mga nasimulan. Ako sa Pilipinas, kahit na gawin 4 years lang, pero 2 beses tatakbo, edi 8 years. Mas lamang naman yung 8 years kaysa sa 6 years tapos 1 term lang. O yung mga politiko kayo, di ba? Tapos ngal-ngal. Kung wala yung pandemic din, baka nagawa yan, cheese. Anyway, oh. Pero ang punto ni VP Sara dito, ang mga leaders ay hindi dapat ginagawang tagahawak laang ng champagne glass. So, sino dito, Koy?
Adi si Ma'am Shi, sino yung nagpahawak ng ano, ng baso ng wine? Adi ba't si Ma'am Shi? O si Ma'am Shi ang target ni Bibi Sara? Again, we Filipinos deserve better. We Filipinos should be the best. Shout out to JICA or Japanese government na tumutulong sa Davao City. You are the best. Pinupuri ni VP Sara yung tumutulong sa mga infrastructure doon. JICA nga po. So, at saka ang gobyerno ng Hapon. Kaya maraming napapagawa. Tinan nyo na ang Davao. Ang ganda. Wala silang mga kable ng kuryenteng kakalat-kalat. Diyos ko, ang Maynila. Ang sagwa. Cost pa yan ng sunog. Diba yung mga kawad na yung mga, ano, mga octopus wiring dyan sa Maynila ng pangit. Diyos ko po, Ginoo ko, parang iwan na tayo ng panahon. O, at least BGC, walang mga kable ng kuryente at ng mga kable ng mga telecoms, di ba? Ng internet, kung ano pa mga kable meron dyan. O, walang ganyan ang BGC. So is Davao City. Kaya ang ganda ng palakad sa Davao, gustong-gusto ang mga Duterte sa Davao. Oh, winawalang hiya nila ngayon ang Davao. Pero ang mga leaders daw ay kayang bayaran ng or kayang, 'di ba, kayang pasunurin ng ahas gamit ang cash. Ang kokaina, diretso si VP Sara, oh, hindi pulburon, walang pulburon. Ang tawag nga niya dun sa pulburon video ni Kutina nilabas ni Ms. Marika ay cocaine video. Cocaine video, hindi at pulburon video, cocaine video. Walang bullshit kay VP Sara. She call it as it is. As is. Ganon. Cocaine video yan. Ay paano yun? Ilalabas pala ni Miss Marley kayong certification na yung video na yun na hindi altered, na hindi deepfake, na hindi AI. Ilalabas daw ni Miss Marley ka sa susunod niyang vlog yata. Itinawag na kay Spok Sari Roque. Ay kung papa, dalawa daw na companies yun eh, na dyan sa California. O paano? Tapos sinisindak-sindak tayo na yung mga nagsishare niyan, kakasuhan. Bakit? Kasi daw fake news daw ang sinishare, panira daw sa Pangulo. O, fake news ba yon? Ilalabas ni Ms. Marlica ang proof na ano, certified by experts. Dalawang institution yata ang magsi-certify. Ewan ko kung papayag yung isa, pero siguro baka may isang pumayag na ilabas yung kanilang, syempre, di ba? Kung anong mga company yon na magsasabi na ito ay hindi altered, hindi ito edited. Ito ay raw na video kuha sa isang cellphone. Walang alteration. O certified by a certain, di ba, company. Kasi yung iba dyan, baka nga, di ba, makaladkad sila or matakot silang mag-gwar-gwar. O ay hindi sila papayag na i-reveal yung kanilang company name. Pero mukhang may isang papayag sa ilalabas ni Ms. Marlica. Ilalabas niya yan. O ano, supalpal daw si Abagas. Na cocaine video yon. Yun ang address ni VP Sara, hindi pulvoron video, cocaine video. Hindi pinag-uusapan ng media at kung pag-usapan man, wala. Diba? Hindi nga binalita ng media yung cocaine video eh. Ang binabalita lang ng media yung mga, ano, yung mga defense ni na, ano, ni Abalos ba yun? Na tenga-tenga. Ang tenga, iba talaga ang tenga eh. Tenga, yun ang binalita. Oh. Biro mo yun, issue na to ng pagiging addict sa ipinagbabawal na gamot. Pero wala tayong asa sa media, no? Corrupt ang media, hindi lang paid. Corrupt. Nako-corrupt ang media sa Pilipinas. Vloggers na lang ang marinig yung nakikriticize na nagsasalita patungkol sa presidenteng gumagamit ng kung kami gumagamit pa kami ng codename kay VP Sara, cocaine. Diretso, okay. Cocaine video yan. Oh, at ang mga politiko ay nasusuhulan ng cash, ng cocaine, at ng alak. May Van Dunor, akala mo naman, royal, akala mo naman, monarchy na gobyerno or monarchy family. May mga pag-Van Dunor pa mga wine toasting ceremony. Diyos ko po, tapos ang mga Pilipino, gutom. Oh, at hindi dapat ginagawang tagahawak lang ng kupita ang mga politiko or mga leaders. Butod, sinusupalpal ka ni VP Sara. Anong sagot mo? Impeachment, di ba? Next week, nag-leak. Balak niyong ipa-impeach ang pangalawang pangulo. Abangan namin yan mamaya. Or bukas, Lunes. Oh, marami talagang puting ahas. Oh, kasi nga, hindi na mapagtiyagaan. Hindi lahat kaya niyong silawin sa pera. Hindi lahat kaya niyong silawin sa kokaina. Or lasingin. Hindi lahat ng tao na bibili. Kaya ang ginagawa nyo, kung hindi nyo mabili, ginugurgur nyo. May nagurgur na naman.
pag-usapan natin yan. Okay? Pero ano pa ang kaabang-abang? Ano ang mas gusto nyong abangan sa mga susunod na araw? Ang mga banat ni VP Sara sa presidente o ang mga banat ni VP Sara sa first lady? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.